ano-ano pa yung mga pinalabas mo sa vlog mo. Hanggang sa naging ganyan na, ka-toxic. Diba? Ikaw ang may kasalanan yan, brad. Hindi yung mga reactor. Hindi rin yung ka-business community, ikaw. In AdSense, kasi sa ang naging kaso nyo po kasi, ang naging violation nyo po kasi, pati pinaliwanag ko naman sa inyo yan yung invalid click violation. Alam ko naman na alam na alam nito state yan. Yung invalid click activity na kung saan pinapasag ko ng ilang dollars na hindi ko mamabot ng $10 something. Pero, at meron akong copy ng boss kung ganada kasi nga. Siyempre ako nangalaga naman ninyo eh. Pero hindi ko nilalabas kung kailangan lang. Kung kinakailangan lang. Kasi private yan eh. Ito. Nag-like si Buddy. Premier. Premier. Yung mga komento namin, lahat ng account ng Kagwang at saka yung account ko, hindi pumapasok yung komento namin kasi. Oh, pati yung comment ko po, hindi rin eh. Subukan kayo sabi, ito raw account na to, kanino kaya to, baka kay ano? Cyclops. Yung pagpunta ko niya, tinignan mo yung revenue ko. Cyclops, di mo sina sagot. Revenue yun sa revenue ko. Pero, di mo sila bot. Napakababa lang ng revenue ko compared doon sa inaction nyo na naalis, na malaki ang naalis sa inyo. Kasi, sabi niya, nililipat daw yung, may ganun kami na scenario ba? Ano yun? Nililipat namin yung revenue, nililipat mo yung revenue sa account mo. Bro, wala kaming ganun na sinabi. Pumasok yung ano, yung komento ko. Ginagawa mo, par. Ba't ganun? Tapos na ba yan? Di pa. Totoo naman. Nakita ko naman, malaki yung ibinaba ng revenue, hindi naalis. Magkaiba kasi yung ibinaba kesa dun sa inalis. Pag inalis kasi, meron kang makikitang pinagkunan. Diba? Meron kang makikitang amount na pinagkunan kasi kaya nga inalis eh. Pero yung bumaba, wala kang makikita. Meron ka lang makikita comparison. Ikaw mag-type nga para mabilis. 100 dati. Buddy, bakit siya, di mo sinagot tawag ko kahapon? Diba? Pero, kung yung sinasabi yung inalisan o... Bakit hindi pumapasok yung komento ng ka-business official na, dito sa premier mo? Ako naman eh. Baka hinide niya yan eh. Ha? Hinide niya yan, hinide. Naka-hide siguro. Malamang. Di na dapat tingnan yung revenue mo? Eh, ikaw naman, kalok ko eh, kung paano tingnan eh. Sige lang, relax ka lang. Bira ka, par! Kahit din na makakagawa ng ganun. Pumasok ba? Yung revenue. Hindi, naka-comment ko sa... ano? Walang ganun. Walang ganun. Ayaw talaga, asan yung cellphone ko? Imposible ka nyo. Ito? Makikita nyo yan. Ito. Ayos. Ayaw pumasok ko. Tatanggalin mo. Si Rick dito pa nagko-comment. Oh, kuya Rick, punta ka rito sa bahay. Ngayon mo sinasabi. Check mo dito kung pumapasok. Tingin niyo ko. Papaputol ako dito ng dila kung pwede yung ganas. Yung papaputol ng dila? Putol yan! Pangiya pa $100. Tatanggal mo, lalagay mo sa account. Itig mo ba? Yung galing sa ka-business ka nito. Kung may nagsasabi bang ganun? Wala naman nababanggit na ganun ah. Yun ah, yun naman nasa isip niya. Pero ang dahilan mo, talaga ng pag-alas ko dyan, ay isis mamanap siya, na mag-alas yung mga bata at nag-aalaw ng dalawayan. O talaga? Actually, ang usapan po nga natin dati, di ba? Pwede akong pumunta dyan kahit gabi na. Hindi ka nga pumupunta pa rin. Kung di ka pa tatawagan eh. Basta iwan niyo yung memory. Usapan ganun eh, kaso nga nang... inalis niya na yung malis na kayo, nagkaroon ng issue. Ayaw! Binanatan na kami ng reactors. Kaya yun yung naging issue. Will Makadai. Kasi yung Will Makadai na yun. Eh, mali ba to? Papadins, diba? Papadins, alam mo naman yan, naiisulo ka sa akin, nagpapa-edit ka sa akin, diba? Oo. So, ilan ang ini-editan ko yan? Kabisis Family, Kabisis Official, naiisulo din si Boss Dave, Papadins TV. Oo. Sabihin na natin, kahit isa o dalawa o tatlong video, nagpa-edit ka pa rin sa akin, nakisuyo ko pa rin sa akin. Yun nga. Ay, nakisuyo ka. Hindi naman ako nanonumbad. Oh, hindi nanonumbad. So, ang daw ba dun? May nagkatiwalaan nga kita, di ba? Oh. Ikaw nga nag-aalok sa akin na, ano,
Haps, meron ka pa ba dyan i-edit? Wala akong ginagawa eh. Oh. Edi ako. Hindi makapasok yung komento kasi mga kabisnes. Hindi makapasok yung komento namin sa'yo eh. Ano ko to eh? Walang gano'n. Malaya ako sabihin kung ano naman yung reaction ko. Kung mga reaction ko sa inyo. Walang problema. Sige lang. Eh, ako naman, sasagot ako kung tatay kita kung hindi... Tama. Pero kung tumatawag ako sa kanya kahapon, hindi yan sinasagot yung ano yung tawag ko. Kasi huwag kita. Ang problema kasi, nagsisinungaling kasi kayo. Kaya doon nagkakaproblema. Kasi sa bawat pagsisinungaling nyo, ay lalo kayong madidiin. Di ba? Ikaw lang nagsasabi niya. Paano naman yung pag-design sila thinking positive, sila rin thinking positive. Ganito, Pads. Ilatag natin dito yung sinasabi mo na issue sa YouTube. Punta ka rito. Punta ka rito. Wait lang, wait lang. Eh, takot naman talaga si Rick Aningat eh. Boss, boss. Kalma, boss. Huwag yan kita kahapon. Di mo sinagot. Pero sa amin, lagi na lang may ganung ano, pwede namang ano eh, tigilan na lang sana. Pwede namang manahimik na lang. Ikaw hindi na nanahimik, tol. Oh, pag ikaw. Kailangan pa namin pumunta dyan. Oh, talaga? Sige. Hmm. Sabi na, pwede naman pumunta kami dyan. Pero dapat tigil na. Tigil na muna. Usap na lang private. Diba? Kasi, kaya nga, mag-uusap nga ng private eh. Pwede naman kayong pumunta nga dito. Nagdantel ka nga rito eh. At least na ang ginawa mo. Ano man viewers na pinapapunta kami dyan? Hindi, pwede nyo naman kami i-chat eh. Tinawagan nga kita, hindi mo sinasagot nga eh. Sabay ngayon, hindi pa lang kita sa comment. Tapos sinide mo pa. Naka-hide yung comment to. Ayun, but, Badso, huwag mong ginagago yung viewer badge. Ayan, hindi, yan yung papasok yung ano, pero pagdating dito sa iba, hindi mo makikita. Ayan, hindi ko mapasok. Oh. Oh. Di ba, mag-comment ako. Papasok siya, pero sa ano, hindi mababasa. Oo. Kaya, hindi alam ng mga viewers na, niya ngayon, na nanonood tayo, na nagkukomento ako dito. Oh. Hindi alam. Joe, galing ka, Joe. Ano ginagawa ng vlogger mo? Oh. Diba? Diba, Tado? Tingnan mo, tingnan mo, Tado. Hindi sa ayaw, kuya, Mr. Kabisnes. Binabanatan niyo kami sa social media eh. Diba? Ikaw compare... Uy, si Rick Alingat, ang dal-dal dito, ang ingay, hindi makapunta rito. Nanonood sa amin, diba? Para saan? Yung ganung senaryo kasi hindi naman yung pang-vlog na dapat, hindi na pang-content, pang-personal na yan eh. Kung talagang itinuro niyo po kami pamilya. Kasi ako, content creator ako, vlogger ako, hindi ko naman kinu-content ng ganyan ng pamilya ko. Hindi ko kaya eh. Sa akin, hindi ko kaya i-content ng ganyan ng pamilya ko. Yung may kamalian din ng pamilya ko, tapos ipapahayag mo sa buong mundo. Bakit? Di ba? Anong klaseng ano ko? Sa akin lang to, anong klaseng ama ka? Anong klaseng magulang ka? Ayun, pumasok na ako. So, kami yung cellphone to? Sa akin mo ba? Ito ang gagamitin ko. Yan lang yan, Joe. Ito, nasasalta ka ako dito. Makatakot. Pag-ibig makatakot. Makatakot talaga. Hindi. Puro base lang ako sa video. Bakit hindi na ako yung video? Bakit hindi makapasok ang komento nung account to? Problem ng pamilya. Private. Tapos, na yung comment mo, boss? Ayun, sabi mo, good morning po. Si Kuya Kabisnes po ito. Bakit hindi makapasok yung aking komento? Hindi diyan ka na mag-type, boss. Ganun yung ginagawa. Alam naman natin, scripted yun. Isa sinasabi yun lang, hindi naman kayo scripted, di ba? Alin yung scripted? Wala naman kami kano, wala dyan. Equal lang. May scripted ba? Uy, bakit in-end mo yung premiere mo, tol? Mamaya na ulit. Gabi, haba na po. Ano yan, tol? Grabe. Ano yan? Dito lang nga eh. Ano, ba't di mo pa yun? Ano, para ano? Tinapos! Ano ulit? Ayaw mo may... Biglang pinatay kasi pumasok na yung account ni ano Rafael Celeste ginamit namin, ibang account. Hindi account ng Kagwang o sino mang may YouTube channel sa Kabisnes Official. Pumasok! Mag-live ka, tol! Live ka, sagutan tayo sa live kung ayaw niya pumunta rito. Maganda yan. Sa live tayo, sige, para ano... Ayaw mo pumunta rito. Ito pala, ayaw niyang pumunta. Di, live na lang. Gusto niya ng ganyanan eh. Ayaw niya ng maayos. Ito naman si Rick Aningat. Sabi niyo,
Ang dali-dali ni Rick Aningat dito, ang daming komento. Dito putak ng putak si Bading eh. Eh, patay mo na dito. Walan nyo. Huwag dyan siya commentation dito mas bahay. Dito ka, boss. Tinatawagan kayo ng tinatawagan. Tinatawagan ka ni The Business, sasabihin mo, kunwari, hindi ka nakita. O kunwari, babalik sa bahay nyo. Ano yung ginagawa mo, tol? Ha? Punta ka rito. Well, anyway, mga kabisnes namin minamahal, therefore, I conclude na iba. Iba talaga ang puso layunin ng mga ito. Kasi unang-una, bakit ito, premier ito, hindi makapasok yung ating mga komento sa ating mga YouTube channel Parang na account, no? Yung ginagamit nating account, yung ating mga YouTube channel, hindi makapasok. Umasok lang itong Rafael Celeste kasi maaaring hindi niya ito alam eh. Okay, alam niya yan. Ngayon niya lang siguro ginamit, pero kilala niya kung sino si Rafael Celeste. Ay, opo. Kilala niya si Rafael Celeste na si Boogie yun. Pero, ngayon lang ginamit yung account mo dito sa pagkomento. Grabe. Nabasa yung ano eh, nabasa yung Rafael Celeste kaya pinutol yung premier. Kasi sabihin mo, thinking body, putulin ng kaugnayan. Ikaw ang vlog ng vlog dito kay Kuya Jonathan. Eh, ito ang kaugnayan. Oo. Kuya Jonathan ang kaugnayan eh. Beneficiary namin to, Brad. Beneficiary namin ito. Nagpapasalamat kami sa'yo dahil, tinulungan mo to. Nung wala kami. Pero anong ginawa mo? Binalik-balikan mo na. Wala rin masama doon, pero sana man lang bumusina ka sa amin. At matutuwa kami sa'yo, di ba? Kaso hindi eh, binlog mo siya. Tapos, kung ano-ano pang mga tinamnail mo, ano-ano pa yung mga pinalabas mo sa vlog mo, hanggang sa naging ganyan na, ka-toxic. Di ba? Ikaw ang may kasalanan yan, Brad. Hindi yung mga reactor. Hindi rin yung ka-business community, ikaw. Kasi, kung hindi dahil sa mga thumbnail mo, sa pagbablog mo kay Kuya Jonathan, kung totoo siya, natutuwa nga kami. Like, kasi tinulungan mo siya. Diba? Kaso, ikaw yung ma-issue. Ginawa mo ng mga maling thumbnail. So ngayon, doon tumamba yung mga basher. Diba? Inilagaan mo yung mga basher. Hinahard diba? Niya pa nga yung mga ano eh. Hinahard po pa nga, imbis na ipagtanggol mo si Papa eh. Diba? Imbis na ipagtanggol mo, lalo na yan sila Kuya Rengi. Kaya mataas ang respeto ko sa inyo. Pero sobra na yung ginagawa ninyo. Nililin lang yung mga viewer namin. No? Hindi dapat ganun ang position nyo. O, medyo, sabi ni... Ano, ni Thinking Body, marami ko pa daw mga paninira sa amin na sinabi na kinat niya sa video niya. Ito ba yun? Wala nga alam dyan. Eh. Wala kang alam. Wala eh. Wala nga alam dyan. Oh. Ayan, kagaya. Kaya Jonathan, wala naman ding... Wala ka alam. Wala ano, pero... Walang alam sa ganyan. Pero sinasamantala niya. Sinasamantala eh. Ano niya eh? Wala siyang ano eh, wala siyang kaalam-alam eh. Tapos eh, ganun na lang kung samantalahin, di ba? Kasi nung, di ba ang sabi niyo, pamilya tayo? Sabi niyo, pamilya tayo, bakit hirap na hirap kayo pumunta dito? Mag-live nga tayo. Ha? Mag-live tayo. Ito, ipa-upload mo dito kay Daryl, tapos mag-live tayo. So yun na, mga kabisnes naming minamahal. Pasensya na kayo, mapagpalang araw. Nagulat kasi kami. Si Papa din sa biglang bumaba, tapos sabi niya pa naka-live, ay naka-premiere si Thinking Body, mukhang hindi maganda yung mga sinasabi sa atin. Sabi ko, ganun ba, iti chinik namin, ngayon iti pinakinggan ko saglit, ayun na, yun nga, ang mga sinasabi niya patungkol dun sa naging live ko nung gabi dito. Di po ba? So ngayon, edi pinakinggan ko muna. May iba yung tema ng kanyang mga sinasabi. Tapos sinubukan ko mag-komento. Ayaw pumasok yung comment ko yung business official na account, no? So ngayon kay Papa Dins, yung account din ni Papa Dins na yung Papa Dins TV, ayaw din pumasok. Tapos sinubukan pa yung ibang mga account. Ayaw magsipasok basta kay mga vlogger ng ka-business family.
At ngayon, naghanap kami ng kung sino may ibang account. Ayun, kay Boogie. Yung Rafael. Pumasok, di ba? Nakita niyo dyan sa ano niyo po. Tapos bigla niya namang inend. At mahaba na daw. Anyway, hindi natin alam, baka nagkataon lang, no? Pero, andun yung katotohanan na bakit hindi makapasok yung aming mga comment, no? Na sana ay nakikita ng mga viewers na kumukontak kami sa inyo. Ibig sabihin na andito kami. Kumbaga, hindi namin nahayaan na magsasalita ka dyan ng hindi katotohanan na kahit kay Rick ano yan. Hindi kasi si Thinking Buddy kung bakit ganyan siya kahusay magsasalita, maghanay ng mga pangungusap. Ano kasi siya, bihasa talaga siya. Batay sa kanyang background. Ano siya eh, preacher kasi siya eh. Nang isang samahang pang-relihiyon, no? Pero hindi na natin babanggitin 'yon, hindi 'yun ang issue. Pero yung ganun kasi, yung ganun siya kahusay maghanay ng mga pangungusap niya, 'yun ang isa sa dahilan. Kasi nga siyempre sanay humarap sa maraming tao, sanay magsalita, no? Kaya lang minsan yung kanyang mga sinasabi ay lihis at walang katotohanan. Pero dahil sa husay niya, yung mga tao napapaniwala. Para bagang totoo. Diba? Kagaya ng kahapon, tumatawag ako sa iyo, buddy. Tumatawag ako. Ay, pakita ko ha. Baka, eto. Ito. Yung tumatawag ako kay Buddy. Kahapon. Hindi niya sinasagot. Paulit-ulit akong tumatawag. Oh. Kaya mag-block kayo dyan. Asan ba si ano? Wala pa si Hoy. Asan mga basag? Ito, nirecord ko to kasi isa sa mga naisip ko na rin na baka mamaya yung sa kabila ng ginawa kong pagsisikap, no, at pag-imbita sa kanila ay baka mamaya ay mali na naman at gumawa na naman sila ng masama. Ayun na nga. So yun na nga. So ginawa ko, tumawag na ako kahapon. Ayos sagutin. Kay Rick, aningat naman, imbitahan na kayo sa birthday pa ni Papa. Hindi pa ba kayo naging masaya noon na maging payapa tayo? Diba? Hindi pa kayo masaya. Kasi yung sombrero kayo nakita yung pagwapuhan ko. Gusto niyo pa talaga ng ganyan. Ha? Ba't kasi pinararating pa nila sa mga ganyan? Eh pinatawagan naman sila. Inaayos na. Una pa lang eh. Inaayos na eh. Oh, kung gusto niyo ng payapa, punta kayo dito. Hindi, talagang ano boss, palagay ko hindi na darating siguro ng punto. Ano yun? Tawag sa tayo, ako, malinis ng ano, sabihin ang tawag nito yung puso ko ay ano payapa. Opo. Kasi ginawa ko yung bahagi ko. Opo. Pero sa akin ito, kung ako matalinong viewer, ito ayaw talaga sagutin. Ako matalinong viewer na naka-business, napakalapit lang ng bahay nila dito sa amin. Nung sila ningin ng tulong sa amin, dali-dali pumunta rito, no? Pero nung ganyan na, nagkaroon ng problema, nagkaroon din pagkakaunawaan, hindi kayo pumunta rito. Yes. Tsaka isa pa, dapat yan, yung aking ginawang, ando na nga, no? Pagpapakumbaba, totoo naman yun. Bukal sa puso ko yun. Hindi, acting lang daw yun, boss. Bukal sa puso ko yun, mga kabisnes, at hindi yun acting-acting. Ngayon po, expectation sana namin ay sana maging way, no? Opo. Magbigay daan para mabuksan yung kanilang isipan at saka yung puso nila ay ika nga ay maging dalisay, no? Pero sa kabilang banda ay naiisip ko rin na dito mas lalo ko silang makikilala.
At it's either tanggapin nila ng positibo at gamitin nila as a panibagong pag-uusapan. Diba? So, yun na nga ang nangyari. At si Rick, aningat naman, ang ingay mo dyan sa comment section. Bakit hindi ka makipag-usap pumunta rito sa bahay? Diba? Kung ayaw mo pumunta rito sa bahay, ako ang pupunta sa bahay nyo. Okay? Ha? Rick, aningat. Grabe. Parang nahihiya tuloy ako eh. Ay, hindi lang parang. Sobrang nahihiya tuloy ako na ipinakilala kitang kaibigan sa mga tao sa ka-business community na hindi kita lubos pang kilala na ganyan ka pala kabayot. Diba? Na ganyan ka pala. Ano nangyari? Sampai